Well, basketball vlog, no? So itong Blackwater, ano, aside from Converge, ito yung sa tingin ko na may ano eh. Siguro ano yun, rain or shine, Converge at saka itong Blackwater. Although medyo minamalas itong rain or shine kasi 0-2 eh. Yung dalawang laro puro talo eh. Sana makabawi. Ito kasing Blackwater, kumpleto na halos lineup nito. Si Casio nakabalik na. No, si Casio nakabalik na, si Baser nakabalik na. Ano lang to, siguro ang problema lang nitong Blackwater is yung defensive identity. Sino yung magbibigay ng defense from the perimeter up all the way up to the front court o dun sa forward center position. Although may piyesa sila offensively, pero yung defense medyo mahirap. Although yun na nga, ano, ilang games na high scoring yung nakikita natin sa PBA na puro 100 points. Pero importante pa rin yung may mayroon kang defensive ano. Meron ka pa rin players that can execute yung defensive schemes o defensive game plan ng mga coaches. In this case, si Coach Ariel Vanguardia. May piyesa pa kaya siya to defend kasi offensively meron siyang ano, may piyesa siya. He can put Gabanalo on the point forward position and an off guard. Surround Gabanal with shooters like Ayon, Casio, and then itong si Baser, di ba? Meron pa siyang Roshan McCartney, di ba? Meron siyang McCartney pa siya na combo guard, di ba? Pwedeng point guard, pwedeng two guard. Diba? Casio can play off guard. Eh, alam naman natin yung scoring capability ni JB Casio. So aside from Converge and Ross, ito yung nakikita ko na magandang ano. Well, yun na nga, defensive yung defensive ano lang nito. Yung defensive identity, yung defensive mindset lang nitong Blackwater. Kasi ito yung mga teams na ano, well coach kaso dahil nalalagasan ng players dahil nai-injured kaya nagtatatalo. And yung first game naman nung itong araw na to, itong sumunod na game naman, no? First game kasi yung nabanggit ko, yung second game, usual, nanalo yung TNT, come from behind. So yun na nga, tinalo yung rain or sun. Eh, alam naman natin eh, malakas yung pyesa nitong talk and text eh. Malalim tong team na to. So, obviously, mananalo ka talaga yung roster depth mo, saka yung bench depth mo. Mas marami kang players na pwedeng gamitin aside from yung import mo is scoring in volumes. Yung import nila ngayong Governor's Cup is sa volume scorer. Alam naman natin itong TNT talagang may pyesa. May pyesa talaga itong TNT. Isa nga ito sa, yun nga sinasabi, kung hindi ka MVP at San Miguel Group, mahihirapan nga. Well, yun na, yung mga independent teams lang, Converge, yung Rain or Shine, and itong Blackwater lang yung nakikita kung may pyesa. Yung Northport din sana, kaso, isama ko na yung Northport, kaso, yun na nga, yung defensive mentality lang nung ano, nung Blackwater at saka yung Northport yung medyo hindi pa nakikita. Kasi pagka gusto mo talagang makarating ng malayo o tumagal sa isang PBA conference, kailangan may depensa ka rin. Kasi tingnan mo nung mga kalaban mo, yung mga San Miguel teams at saka yung mga MVP teams, kompleto, di ba? Paano mo tatalunan yun kung wala kang depensa? Score ka nga ng score, pero binabalikan ka naman sa... Yun na yun, di ba? Yun ang problema ng Golden State ngayon. Yung Golden State is nahihirapang manalo sa road. Pangit yung kanilang road win-loss record. Pag wala sila sa Chase Center o doon sa Golden State mismo, sa Bay Area, nahihirapan silang manalo.
Kasi ano na eh, medyo yung depensa nawawala. So, yun lang po.